Kung tayo po ay dumadalaw sa sementeryo, sa mga mahal natin sa buhay, our departed loved ones, pansinin po ninyo yung lapida. Ano? Nakalagay po dito sa lapida ay, halimbawa, pinanganak siya 1997. Tapos, pumanaw siya year 2021. Okay, nakalagay doon yung pangalan ng disease, tapos 1997-2021. Bakit napakahalaga nung das sa gitna? Hindi madalas napapansin yan das, pero yan das ang nag-i-indicate kung ano yung naging buhay mo sa mundo. At ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay makilala si Jesus. Tahasan kong sasabihin yan. Naging CEO ka man, naging pinakamayaman ka man sa mundo, o trillionaryo ka man sa mundo, popular ka sa mundo, famous ka sa mundo, kung hindi mo nakilala si Jesus, you are useless. Again, ang buhay ng tao ay walang katiyakan. So, iba't ibang edad ang pagpanaw ng mga tao. Huwag mong sasabihing bata ka. Dahil karamihan po ng mga naririnig ko lately sa social media ang pumapanaw mga bata. Iba't ibang kadahilanan din ang paraan ng pagpanaw. Walang pinipiling edad ang kamatayan. Pero isa lang po ang natitiyak nating lahat. Lahat ng tao, believer kay unbeliever, haharap sa hukuman ni Kristo balang araw. Sa mga believers, ang hukumang haharapan natin ay Bema Seat of Christ. Hindi para hatulan tayo o i-judge tayo, bagkus bigyan tayo ng mga rewards kung paano natin na isapamuhay ang ating born-again life sa mundo. Ngayon, sa kabilang banda, yung mga unbelievers, hahatulan din po sila ni Jesus. Talagang paghatol, literal na paghatol para sa kapahamakang walang hanggan. Ito po ay ang White Throne Judgment na tinatawag. Ito pong judgment na ito ay nakalaan para sa mga unbelievers, meaning yung mga nag-reject kay Jesus as Lord and Savior. Uulitin ko, ano ba ang pinakamahalagang dapat na makilala, or should I say, ma-achieve ng tao sa mundo? Okay? Sasabihin ng ilan, katanyagan, ganito, blah, blah, blah. Makatapos ng pag-aaral, makapagtrabaho, no? Magkaroon ng maraming money, no? Actually, ano ba ang dapat, or should I say, ang tanong dapat ganito, sino ba ang dapat makilala ng bawat nilalang sa buong mundo? Walang iba kundi si Jesus. Kasi, kung paano mo itrinato si Jesus doon sa napakaikling das ng buhay mo, that will determine your eternal destination. Your eternal destiny. Saan ka pupunta after this short life? Okay, maski sabihin mong nabuhay ka ng 100 taon, that's still short compared to eternity, my friend. So, don't boast about anything. Sabi ng Bible, kung may pupuntahan kayo, huwag mong sasabihin na, oy, ako'y pupunta roon, pupunta sa ganyan, at doon, ganitong gagawin namin, ganun. Oh, sabi ng Bible, bakit? Alam mo ba kung anong mangyayari bukas? Mas magandang sabihin mo, if the Lord's will, we will go there and have some fun. Diba? So, ito, vlogs na ito, o mga vlogs na ganito, ito po ay vlogs na merong malaking malasakit sa inyo. Not to debate you. Ako hindi po ako nakikidebate. Even though you commented a lot of not so good things about these videos, it's so fine. It's so fine. Anyway, ang mga videos na ito, inilatag po rito sa YouTube para inyo pong panuorin at pakinggan yung content ng mga ito para mag-desisyon kayo kay Kristo Jesus as your Lord and Savior. Kasi ang pinakamahalagang dapat makilala ng mga tao, walang iba kundi si Jesus. Again, uulitin ko, may judgment po believers kay unbelievers. So sa makatuwid, therefore, kay believer ka, kay unbeliever ka, kay believer ka, haharap ka kay Jesus. Walang escape, walang iska po. We will meet Jesus face to face. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so.
Click the notification bell. Share this video. Mahalaga po ito. At nang pag-share niyo ito, maaring mga buhay ang mag-change or mapapalitan ang buhay nila ng mas magandang buhay dahil magde-decide sila para kay Jesus. Thank you, and Jesus truly loves us all. Wow, thank you, Jesus. Umuulan na naman. Thank you, Jesus.